So, good morning guys. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video po, tuturuan ko kayo kung paano magbayad ng bills sa Meralco. So, kung bago ka pa lang guys sa aking channel, huwag pong kalilimutan mag-subscribe. And then, i-click na rin pong notification bell para araw-araw ka pong updated sa lahat ng i-upload kong mga video tutorial. So, dito guys kay sa pagbayad po sa Meralco bills, eh, kailangan mo lamang pong mag-login kay Shopee. So, mayroon naman pong ibang option. Pwede pong GCash and then pwede po dito kay Shopee. Pero, ang kagandahan po dito kay Shopee ay meron pong mga voucher na meron po kayong mga voucher na makukuha and then pwede nyo pong makuha po kayo ng discount. So, ngayon, yun po yung ating gagawin. So, ang gawin nyo lamang po, pag nakalagin na po kayo dito kay Shopee, and then, click nyo po itong load bills. Ito po. So, ngayon po, hanap po kayo dito kung ano po yung babayaran po ninyo. Pwede po sa water bills, TV cable, or ito po sa akin, electric bills. So, ngayon, kung ito po yung inyong Meralco kuryente load, 110, dito po kayo sa prepaid. Pero po, dahil ang babayaran po natin ay yung Meralco, dito po tayo sa postpaid. So, ito po, click nyo po itong select bill. Then, Meralco. So, ngayon, ay, kung makita nyo po guys, ay meron po tayo dito ngayong, ito po yung ating babayaran. So, dito po sa customer account number, ay, i-click nyo lamang po yan. Then, i-type nyo po yung customer account number po ninyo. Kung ano po yung 10 digit po yan, type nyo po yan. So, make sure po na tama po yung pakaka-enter nyo po ng inyong customer account number. So, 10 digit po yan, bilangin po natin. So, okay naman po. So, ngayon, ang gagawin nyo po, amount due. So, yung amount po ng kuryente po ninyo, kung ilan po yung eksaktong amount. So, dahil po, ito po yung bills natin, yung babayaran natin, yan po yung itype po natin. Ngayon, check nyo po muna ng maayos bago po kayo mag-continue. Then, pag okay na po, so, click nyo po continue. Pero kung gusto nyo po, may 3 voucher po dito. So, since na-claim ko naman po ito, so okay na po yan. Na-claim ko na po yung voucher dyan. Ngayon, mag-continue na po tayo. And then, and next po nyan. So, ngayon okay na yung ating babayaran na check na po natin. So, kung meron po kayong voucher, input nyo po dito. So, dahil po ang bayad po natin ay GCash, dito po tayo select, please select payment channel. So, itap nyo lamang po ito, tap up, and then, pili po kayo dyan kung ilang amount po. So, kung ito po yung amount na eksaktong babayaran po ninyo, yan po yung type nyo po dyan. And then, payment so, example, tap nyo po dyan. Example, 700. So, select nyo po ito. Example, 700 po. Tapos, pag na-select na po yan, makikita po nyo ito, ito clear na po yan. So, pag na-clear na po yan, adjust nyo na lamang po. Gawin na natin yung 732. So, ngayon, pag okay na po,
Please select payment method. So ngayon pipili po kayo diyan kung ano po yung inyong pangbayad. Pwede pong online banking, over the counter bank, or payment center wallet, debit card. So dahil po tayo ay online, ayaw na po natin pumunta sa bank. Example, ayaw niya pong pumunta sa banko. So dito po tayo sa payment center e-wallet. Click niyo po itong sa baba and then pili po kayo diyan 7-Eleven, MULier, GCash, so Coins PH. So ayan po yung mga online na pwede niyo pong bayaran. So dito ang pinili po natin ay GCash. So dahil okay na po yung GCash, check po natin. Confirm. Click niyo po itong confirm. So ito po yung ating babayaran. Pay now. So ngayon ay click niyo po ito. So example, email po ninyo ng GCash po ninyo. So type po natin. So ngayon pag okay na po, yan po yung email. So darating po yan sa email po ninyo or kung ano pong naka top up po dun sa email po ng GCash po ninyo. So click po natin itong pay. So hintayin lamang po natin na ganito yung maging sunod na instruction. So ngayon naman po, log in to pay with GCash. So yung GCash account po ninyo, yung number po ninyo, para po doon makredit yung babayaran po ninyong sa Meralco bill. So type po natin yung number natin. So since 63 ang sunod, hindi na po 09. Gagawin po ninyo 9. Yan na po yung kasunod. So, makikita na po pag okay naman po. Pag pwede na po siyang isend. So, check po ninyo yung number bago po ninyo i-next. So, ngayon pag okay na po yung number, next nyo lamang po. And then, yung next po, log into page with GCash. So, yung po yung susunod ay, ang mangyayari niyan, may magsisend po sa number po ninyo ng 6 digit. Yung po yung code. So, hintayin nyo lamang pong mag-send yung code. So ngayon guys, dumating na po yung code. So kung makita nyo po, 3 2 3 9 2 6. So ayan guys yung code ng send po sa atin. So kung hindi po sa inyo dumating yung code, itap nyo lamang po itong tap here to resend. So dahil dumating na po sa atin, tingnan po natin kung hindi pa po siya expired. So next. So dahil po expired na po 'yan, ang mangyayari po dito ay mag-resend po tayo. So ngayon meron na po tayong panibagong code. So i-type lamang po natin dito. So ngayon okay na po yung code. Next na po natin. So ngayon yung pin nyo po, yan na po yung
para makapagbayad po kayo, yung PIN po ninyo, type nyo lamang po dyan. So, pag okay na, next po ninyo. So, ngayon, pag okay na po yung inyong babayaran, ganito po yung magiging kasunod po. So, ABS. So, ngayon guys, ito po yung ating binayadan. So, ano lamang po natin, screenshot po natin. Then, pag okay na po, click po natin para po meron tayong proof na successful po yung ating binayadan. So, ngayon okay na po yan. So ayan guys, okay na po yun. So, check nyo po yung GCash po ninyo kung na-credit po doon. So, tignan po natin yung GCash natin kung na-credit ba. So, ayan, na-credit na po guys yung ating sa GCash po natin. So, ayan guys, sana po ay natuto po kayo sa araw na ito. So, sana nag-enjoy din po kayo. Huwag pong kalimutan mag-subscribe and then i-click na rin po ang notification bell para araw-araw ka pong updated sa lahat ng i-upload kong mga video tutorial. Thank you po guys and God bless.